De, tawagin natin si Kuya Boyet Onte ng Luzon! Hello! Boyet! In fairness sa mga pormahan ng ating mga semifinalist ngayon, ha? Super guapo. Bawal na t-shirt nga eh. Kaya nakapop-pop yung forma mo eh. Kuya Boyet! Kamusta ka naman? Eto. Okay lang po. Masaya na. Nakamove on limang, na ano, pang limang performance na. Saan ka nag-move on? Teka, nag-react ako isa. Bottom to focus kasi. Ah, oo. Yun sinabi niya. Pero ito ba yung makaka-apekto mamaya sa performance? May pagiging bottom to? Kahapon po naka-apekto. Pero ngayon, pipiliti ko pong maayos naman. Walang effect. Pero ito po ba, itong Hurado's choice na kanta sa inyo, ano po ay yung initial na reaction nyo nung nalaman nyo yung kantang ipapakanta sa inyo? Sa isip-isip ko lang po, nung narinig ko yung pamagat ng kanta, ano yun? Sabi ko. Patay ako sa isip ko. Dito na ako magugong, sabi ko. So, parang hindi naman. Sa isip ko lang po yun. Yung kanta ay yung title, first time yun lang. Oo po. Hindi ko alam yung ano kanta talaga. Ano kaya, hindi pa na-release yung kanta na to? Hindi, na-release na yan. Pero baka, di lang familiar. Sobrang layo ba sa genre na kinakanta mo? Paglingon ko naman sa mga kasama ko, alam nila. Medyo bata, alam nila. Ah, ako, yun ang clue. Pero, bago. Millennial. Millennial ito. Pero ito ko yung Boyet. Napansin ko lang kasi matagal-tagal na tayo magkakilala. May pinagdaanan na tayo, di ba? Wow. Hindi, etching lang. Pero hindi kasi, pag ni-interview ka, napaka parang mahihiyain ka. Pero pag nasa yung tablado ka naman, napaka... Ganon. Bakit ganon? Bakit ganon? Buti nalalabas mo yon sa pagkakanta mo instead of... Ang personality ko po talaga ay mahihain po talaga. Bipolar, ganun. Hindi naman. Yun yung kasing outlet niya. Minsan kasi may ibang taong outlet nila yung pagkanta. Tsaka, ano, may mga professional singers tayo na ganun. Sarah Geronimo. Yes. Kayla. Kayla, na pag nasa stage halimaw Morissette. Sa performance. Morissette. Yes. Oh, di ba? Si Miss Regine, hindi mo makakausap prior sa performance yun. Pero hindi, interesting lang kasi napakaganda nga. Yung humble na humble siya. Pero yun nga, pag nandun, biritan talagang bigay lahat. And ano, Kuya Boyet, di ba nasabi niyo po kayo na nasa isip-isip niyo, ay patay na, magagong na ako, ganun. Huwag po dapat tayo ganun, dapat fighting lang lagi. Napakahirap po ng kanta eh. Alam niyo po, hindi po ibinigay ng Hurado yan sa inyo. Kung alam ng Hurado, hindi niyo kakayanin. Mm-hmm. Sana yung limang araw na ano nagamit yun ng ano, maayos para naaral po yung kanta. 5 days po ba? Wala lang ako pong ibang inaral na kanta kundi ito lang. Ito lang talaga. Naliligo kayo, naka-earphone kayo, no? Mababasa yun. Uy, may waterproof. Ay, ito. Sabi mo na ni Queen, paano to? Chefy ng YouTube, magaling sana si Kuya, minsan nga lang, super OA na. Paano yung nasabing OA bakit kaya? OA? Gusto ko na nga pong palitan yung pangalan ko ng OA. Hindi na Boyet eh. Why? Kasi ano, mas kilala na ako sa OA. Minsan kasi pag nasa stage yun tayo, minsan yung Boyet ano, OA. Yung adrenaline. Oo. Pero alam mo ba, okay lang yun kasi talagang yun, nilalabas mo yung sarili mo. Huwag kang mahihiya doon. Biyahe mo sila. Tsaka para sa akin, nasa lugar naman yung... Oo. Kasi performance yun eh. May narinig po kasi akong turo po sa akin dati na pagkakanta ka raw or magpe-perform kayo sa sayo, make it the best na parang ito na yung last performance ng buhay mo. Yes. Totoo yun. So, yun niya, yun eh. Ginagawa ko. Now or never.